siya si Bongbong Marcos Bibiyong! Gaya na nakagawian sa iba pa niyang mga biyahe sa labas ng bansa, humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community dito sa Washington, D.C. kasama ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno. Nagpasalamat si Marcos sa ipinamalas na galing, dedikasyon at sakripisyo ng mga overseas Filipino na anya ay nag-angat ng pangalan ng Pilipinas. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat dahil pinaganda ninyo ang image, ang reputasyon ng Pilipinas. Kayo lahat ay naging ambassador ng Pilipinas at kayong lahat ay napakaganda ang nagiging pagkakilala sa Pilipinas dahil sa inyo. Ayon sa DFA, nasa 4.4 million na Pinoy ang kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Amerika. Pero kahit maganda na ang kanilang mga buhay dito, umaasa pa rin ang Pangulo na sa huli ay uuwi rin sila sa isang mas magandang Pilipinas. Sooner or later, we will be able to welcome you back home to the Philippines, especially those who have reacquired their Filipino citizenship. It's my hope that some of you will come home for good and retire in a much better Philippines. A Philippines with better airports, Philippines with better roads, better airport, better internet, better governance. Yun ang aking pinapangarap. And that's why that is what my administration is working for. Bago ang kanyang pulong sa Filipino community, nakipag-meeting muna ang Pangulo sa isang nuclear energy firm na NuScale na nagpahayag ng interes na mag-invest sa bansa. Dinaluhan din ito ang pagpirma ng isang partnership para sa pagtatayo ng unang electronic vehicle manufacturing site sa Pilipinas. Nakipag-meeting din si Marcos Jr. kay U.S. Agriculture Secretary Thomas Vilsack para naman sa pagsulong ng agricultural cooperation sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Pia Gutierrez, EBS-CBN News.